magandang araw sa inyo, Miss Loribee, at sa inyong mga avid listeners. Ako si Paolo, isa sa mga masugid mong taga-subaybay sa iyong programa. Madami akong natutunan na iba't ibang klase ng kwento ng buhay na lagi mong ibinabahagi. Pero ang kwento ko'y kakaiba. Dahil ito'y kwento namin ng aking best friend. Nais ko din i-share sa inyo. Since nang nasa 10 taon na yata kami, magkakilala na kami ni Jelay. Sabay din kami pumupunta sa school. Nang nag-high school kami, kung sa mag-college na din. Dahil na best friend ko ito Nahiya na akong manligaw sa kanya. Kaya kahit na may crush ako sa kanya ito'y itinago ko ng matagal. Dahil ayaw ko siyang lumayo pag nalaman niya ito. Madaling lumipas ang mga taon. Nagkaroon na ito ng jowa. Ito'y si Donald o sa mas kilalang Brando. Kaklase din namin ito. Since high school, hanggang kami mag-college na. At di naman lingid sa kaalaman ni Jelay na ito'y super babaero, palikero. Di naman ito kagwapuhan, pero di ko alam kung bakit sinagot-sagot ito ni Jelay. Nalaman ko na lang isang araw nang sabihin nito sa akin na jowa na niya si Brando. Parang may kurot sa aking puso nang sinabi ni Jelay iyon. Dahil ako'y nagsiselos. Kaya naman, sa pagiging babaero ni Brando, muntik na kaming mag-away nito. Dahil harap-harapan, pinaglalandakan nito ang mga iba't ibang babae sa campus namin. Lagi ko din itong nakikita. Napapalit-palit ang jowa nito. Lagi kong pinapaalalahanan si Jelay. Bes, baka umiyak ka lang kay Brando. Mas mabuti pa, nalayuan mo na siya habang maaga pa. Naku, Bes. Sinasabi ni Brando na mga kabarkada lang niya. Ang mga yan, huwag kang mag-alala. Di yun gagawin ni Brando. Promise. Ito ang mga paulit-ulit na sinasabi sa akin ni Jelay. At tuwing nagkakantampuhan, ang dalaway sa akin nagsasabi. At ako ang pinupuntahan ni Jelay para maging crying shoulder nito. Kaya naman, lagi kong napapakinggan ang paulit-ulit na panloloko sa kanya ni Brando. Ano ka ba naman, Jelay? Di ka ba nagsawa dyan sa jowa mo si Brando, ha? Lagi na lang ng bababae. Halos paulit-ulit na lang na pinapaiyak ka niya. Tapos ngayon,
Okay na naman kayo? Paulo, di ba lahat naman ng tao kayang magbago? Malay mo naman. Magbabago din siya. Naku, Jelay, ikaw ang inaalala ko. Palagi na lang mugto ang mga mata mo. Saka iiyak tuwing nagkakalabuan. Kayo't nag-aaway na dalawa. Paulo, di ba? Best friend kita. Sana hayaan mo akong maging masaya. Oo naman, Jelay. Kaya nga, ayaw kong nakikita ang umiiyak at nagmumukmuk sa sulok. Salamat, Paulo. Andyan ka lagi. Pero, tandaan mo, Jelay, ang babaero hanggang sa mga butot nito't ugat, babaero pa din yan. Di na yan mahalis. Mark my word. Ngumiti sa akin si Jelay ng mga oras na yon. Kaya nawala na ang tampo ko sa kanya. Pero sa totoo lang, naawa na ako sa kanya sa pinaggagawa ni Brando. Kaya naman nang makita kong masaya na uli si Jelay kay Brando, di na muna ako lumalapit sa kanila. Kahit na nakikita ko sila sa campus. Hi, Paulo! Hi, Tomet! Musta? Naku, alam mo, manhid talaga yung si Jelay. Bakit naman, Tomet? May problema ba? Naku, Paulo! Alam kong kaibigan mo si Jelay, pero alam mo nung minsan, nakita ko si Brando. May kasamang ibang babae, taga ibang seksyon ata. Yung girl. Ikaw, Tonet, ah. Gumagawa ka na naman ng kwento. Naku, promise, Paulo, di ako gumagawa ng kwento. Umalis ka na nga kung sisirain mo lang ang araw ko. Che, dyan ka na nga ang sungit-sungit mo. Sayang, gwapo ka pa naman. Kung di ka maniwala, sasamahan kita na kausapin yung girl. Aalis na sana si Tonet, pero mabilis kong pinigilan ang pag-alis nito dahil nais kong alamin na nagsasabi nga ito ng totoo. Kaya naman ng mga reses na nagmamadali namin pinuntahan ang classroom ang sinasabi nitong babae taga ibang seksyon. Ang pangalan nito'y si Anna. Sinabi nito ang totoo. Najowa din nito si Brando. Kaya hindi nagsisinungaling si Tonet nang sabihin nito sa akin na laging sinusundo din ito ni Brando tuwing hapon. Kaya naawa ko kay Jelay sa aking natuklasan
dahil na din, best friend ko si Jelay. Sinabi ko ang lahat. Nang nalaman ko tungkol sa babae at kay Brando. Pero hindi ito naniwala sa lahat ng aking mga sinabi. Kaya ang pagkakalam nito'y gawa ko lang ang kwento. Kaya pinabayaan ko na lang si Jelay at di na muling nakipagkita pa sa kanya. Madaling lumipas ang araw. Tanghali na. Noon, lunch time, dumaan ako sa isang fast food dahil nais kong bumili na muna ng food bago ako umuwi sa amin. Nasa counter na ako't nagbabayad nang mapadako ang aking paningin sa dalawang pareha sa isang lamesa si Brando at may iba na namang kasama ito. Wala na sana akong pakialam doon at napapailing na lang ako, pero nagulat ako nang dumating si Jelay. Mataman lang akong nakatingin sa kanilang tatlo. Pumunta si Jelay sa harapan ni Brando at ng babae. Nang walang ano-ano pa'y nagkasagutan na. Madami na ding customer ang nakatingin sa kanila. Tinawag ako ng crew at iniabot na sa akin ang order ko. Pero di sa order ako nakatingin, kundi kila Jelay at Brando. Sakto sanang sasampalin ni Brando si Jelay, pero mabilis ko nang nasangga ang mga kamay nito. Natataman na sana sa mukha niya. Nagkatinginan kami ni Brando dahil sa inis ko sa kanya. Kaya agad na silang umalis. Nang kasama nitong babae, parang statue na si Jelay, di pa din kumikilos sa kinatatayuan dahil sa pagkabigla sa bilis ng pangyayari. Paulo. Okay ka lang ba, Jelay? I'm alright. Salamat, Paulo. Wika ni Jelay. At agad ako nitong niyakap ng mahigpit. At iniawang ko sa kanya ang aking mga braso para doon siya umiyak. Bumalik na din ang mga tao sa kanilang mga lamesa. Kaya imbis na iuwi ko sana sa bahay ang order ko, doon na kami sa bakanting upuan. Sa sulok kami umupo ni Jelay. Di pa din tumatahan sa pag-iyak ito. Kaya kinuha ko na sa aking bulsa ang aking panyo at iniabot sa kanya. Awang-awa ko kay Jelay, pero mas maganda na din iyon na makita niya ng personal kung sino talaga si Brando. Sensya na, Paulo, di kita pinakinggan. Noon, nagbulag-bulagan ako dahil sa pagmamahal ko kay Brando.
Wala yun, Jelay. Diba? Mag-best friend tayo. Kaya, kung ano ang hinay mo sa buhay, andito lang ako. Karamay mo. Salamat, Paolo. Kainin na natin itong in-order ko. Kanina pa. Kaya ako gutom. Oo nga, baka lumamig na. Tawanan kami ni Jelay dahil sa pabiro kong sinabi sa kanya. Kaya nang ilang oras na pagkukwentuhan ay napagpasyahan ko na din itong ihatid sa kanilang bahay. Simula noon, di na muling nagkaayos si Brando at Jelay dahil sa paulit-ulit na lang nitong pagluloko sa kanya. Pagkatapos namin ng college, napagpasyahan kong ligawan si Jelay at sinagot din niya ako. Kaya from best friend, naging officially jowa ko din siya. Kaya ito ang aming kwento na hindi namin malilimutan dahil dito nagsimula ang makulay naming buhay na dalawa. Muli, salamat po sa pakikinig at panunood sa aking kwento. Paolo ng Kainta.